told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why. Chapter 47 Kapalaran. Alalang-alala si Teng sa kalagayan ni Charles dahil baka bigla itong atakihin sa puso. Pero mabuti na lamang at matapang ang papa nila. Tinataga ni Charles ang loob at puso nito dahil alam nitong kailangan ito ng anak nito at mga apo. Binalikan nito si Cora sa kwarto. At kung ano ang pwesto ni Cora kanina ay ganoon pa rin ngayon. Tumutulo lamang ang luha habang nakatitig sa kawalan sa labas ng bintana ng kwarto. Niyakap ni Charles si Cora. Pero wala siyang reaksyon. Ni hindi siya nagresponde sa yakap ng ama. Kaya naman, pinayuhan muli si Charles ni Teng na hayaan muna mapag-isa ang ate nito. Nang matiyak na okay na ang mga apo, ay sumulong silang dalawa ni Polly sa ospital upang tulungan si Neil na mag-asikaso sa labi ni Gio. Nadatnan nila na nakaupo sa may upuan si Neil. Nakayuko ang ulo. Malungkot at walang kulay ang ekspresyon ng mukha. At tahimik lamang sa pwesto na tila malalim at malayo ang nilalakbay ng isip. Pa, bakit nandirito kayo? Tanong ni Neil nang maramdaman na may lumapit dito. At pagtaas nga ng paningin nito ay ang dalawa pala na papa nito ang mga yon. I want to see your brother bago siya i-cremate. Walang siglang sagot ni Charles. Pa, kinukuha pa po nila ang mga organs ni kuya. Mahina at malungkot nitong sagot. Ano? His eyes widened in shock. Yes po, kuya volunteered na maging organ donor. Sabi po ni Ate Cora, ako na lang daw ang pumirma sa mga kailangang pirmahan para maipagkaloob na yung organ ni kuya sa Gift Heart Foundation. Si kuya po ang may gusto na mag-donate. Kaya wala tayong magagawa kundi sundin ang gusto niya. Pati cremation, hiling din ni kuya. Masakit sa dibdib na sambitin. Pero pilit iyong pinapaliwanag ni Neil sa ama na may hinahon. Nang matapos operahan at kunin ang mga organs ni Gio, ay agad ding inilabas ng operating room ang bangkay nito. Doon ay hindi na napigilan ni Charles na maiyak dahil sa nakitang kaawa-awang sinapit ng anak-anaka nito. Nasa gitna sila ng hallway habang lumuluha nitong yakap ang wala ng buhay na anak. Hindi nito matanggap na sa isang iglap lamang ay wala na si Gio. Kaninang umaga lang bago pumunta ng store ang mag-asawa ni Cora ay dumaan muna ang mga ito kay Charles. Nasabi ni Charles sa isip na kung alam lang nitong mangyayari ang ganitong kasakit na trahedya, hindi na sana nito pinaalis ang mag-asawa sa tabi nito kanina. At sa hindi nito malamang dahilan, ay niyakap ito ng mahigpit ni Gio kanina bago sila maghiwa-hiwalay. Papunta sila ni Polly sa Manila ng oras na yon. Sinabi pa ni Gio kay Charles na magpalakas pa ito lalo at huwag na huwag pababayaan ang kalusugan. Kanina din habang nag-grocery ang dalawa ni Cora, ay tinawagan pa ito ni Gio habang nasa Manila sila ni Polly. Yun ay para lang sabihin na mahal ito ni Gio. Halos hindi na bitawan ni Charles ang bangkay ni Gio habang yakap ito ng mahigpit. Napakasakit ng sinapit ng anak nito. Napakaliit pa ng mga anak nito at ni Cora. Habang umiiyak, ay iniisip na naman ni Charles na sana ay ito na lamang ang namatay. Tutal ay matanda na naman ito at naiayos na nito ang future ng mga anak nito at mga apo. Hindi nito matanggap na nauna pa si Gio mamatay kaysa dito. Dahil halos ayaw ng pakawalan ni Charles ang labi ni Gio, kaya hinila at pinilit na ito ni Polly at Neil na bumitiw na kay Gio. Bumitiw naman sa mahigpit na pagkakayakap si Charles, pero wala pa rin patid ang pag-iyak nito sa gitna ng hallway. Parang tinutunaw ang puso nito sa mga nangyayari. Napakahirap tanggapin. Sobrang sakit. Agad pinainom ni Polly ng dalang bottled mineral water si Charles upang kumalma. Nang mahimasmasan matapos ang ilang minuto, ay pinuntahan muli nila sa morgue si Gio. Si Neil naman ay muling inasikaso ang paperwork para sa cremation ng kapatid.
Maghihintay pa sila ng 48 hours bago ang schedule ng cremation ni Gio. Pero agad nagpa siya si Charles na iburol muna si Gio kahit ilang araw lang prior to cremation. Gusto nitong makasama pa ng ilang araw ang anak kahit na sa ganoong paraan lamang. Kung si Charles lang ang masusunod, ay ayaw sana nitong ipa-cremate ang labi ni Gio. Pero wala itong magagawa dahil iyon ang kagustuhan ni Gio noon pa man. Matapos maayos ni Neil ang lahat para sa cremation at burol ng kapatid, ay umuwi muna sila ng bahay upang ipaalam na rin kay Cora at sa mga bata kung saan ibuburol si Gio. Bago naman dumilim, ay naiayos na ang burol nito sa isang funeral home na malapit lamang din sa lugar nila. Wala pa rin inik si Cora nang dumating sa burol. Luha lamang siya ng luha. Hindi pa rin niya matanggap na wala na ang mahal na asawa. Pagpasok na pagpasok pa lang niya sa funeral home, ay dumampi na agad sa puso niya ang katahimikan at kalungkutan. Pawang nakamasid sa kanya ang lahat ng mata ng mga taong nakikiramay sa asawa niya. Agad siyang lumapit sa kabaong ni Gio. Hinaplos niya ang salamin ng kabaong nito na tila baga mukha mismo ng asawa ang hinahaplos niya. Walang patid ang tahimik na pagpatak ng mga luha niya kanina pa sa bahay. Mas lalo pang namaga at buminis ang pagtagas ng luha niya sa mga mata habang pinagmamasdan ang tila natutulog lamang niyang asawa. Napakahirap tanggapin na nawala ito ng ganun-ganun lang. Para siyang nalumpo. Para na rin siyang tinamaan ng baril ng paulit-ulit dahil sa walang katapusang kirot sa puso na kanyang nararamdaman. Napakasakit, napakahirap tanggapin at paniwalaan. Habang tahimik na lumuluha ay nakatitig lang siya sa kabaong ni Gio. Wala siyang nakikita o naririnig na iba. Basta pakiramdam niya ay nasa isa siyang madilim na lugar kaharap ang kabaong ng asawa. Ni hindi niya nililingon ang mga nagdadatingan ng mga bisita. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa sobrang sakit at sama ng loob. Gusto niyang magsisigaw at magwala para ilabas ang sama ng loob. Pero alam niyang kahit maglupase pa siya sa sahig kakaiyak, ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng asawa niya. Kung hindi lang sana sinalo ni Gio ang bala kanina na para sana sa kanya, hindi sana niya mararamdaman ang ganito kasakit na maiwan ng minamahal. Hindi sana niya masasaksihan na nagdadalamhati ang lahat sa pagkawala ng asawa niya. Hindi sana niya nakikita ang pagtangis ng dalawang nilang anak ngayon. Kung hindi lang sana sinalo ng asawa niya ang bala kanina, siya sana ang pinaglalamayan ngayon. Na mas gugustuhin pa sana niyang mangyari. At least ay alam niyang lalaki ang mga bata na may ama. Naluha siya lalo sa isiping wala na talaga ang haligi ng kanilang tahanan. Wala na ang cool dad na walang mintis turuan na kung ano-anong sport si Zion. Wala na ang cool dad na puro kasiyahan lamang ang pinaparamdam sa kanilang mag-iina. Wala na ang masayahin niyang asawa. Hindi na niya kailanman maririnig ang nakagiginhawa nitong pananalita. Hindi na niya mararanasan muli ang magilim nitong haplos at pilyong paghalik sa kanya. At lalong hindi na niya mararanasan pa ang pag-aalaga nito sa kanya. Sobra na agad niyang namimiss ang mahal na asawa. Simula nang nagsama sila ni Gio, ay wala sila kahit isang pagtatalo man lang na dalawa. Walang dull moment na nangyari sa kanila. Never silang nagtaasan ng boses. Never silang nagkatampuhan at never silang nag-away man lang. Perfect husband si Gio at perfect couple din sila. Kaya sobrang nasasaktan siya ngayon habang pinagmamasdan ng asawa sa loob ng kabaong. Tila ba panatag at payapa lamang itong natutulog doon. Napakagwapo pa rin nito sa suot nitong itim na tuxedo. At ang buhok nito ay naka-manbon pa rin. Ang balbas nito ay mas magandang pagmasdan dahil marahil sa magandang pagkakatrim ng kung sino man ang nag-ayos sa asawa niya bago ilagay sa loob ng kabaong. Kung bakit ba hindi nila inakala na darating ang ganito katinding pagsubok sa kanila?
pagsubok na alam ni Cora na wala ng solusyon. Namatay na ang asawa niya dahil sa kanya. Namatay ang asawa niya dahil sa maling pagmamahal ni Clary dito. Si Clary. Bigla niyang naisip habang tahimik siyang tumatangis. Dahil sa pagsagi nito sa isip niya, ay bigla siyang bumalik sa realidad. Naramdaman din niya bigla ang pagtapik ni Teng sa balikat niya. Nakatayo ito sa gilid niya, kasunod ang papa nila at si Neil. Ate, gusto mo bang magpahinga muna? Pinahatid na namin ng mga bata sa bahay. Si Ate Chocnut na munang bahala sa kanila. Mamaya si Edong at Marites ang maiiwan dito. Si Teng. Malungkot ang boses at puno ng alalahanin para sa atin ito. Kilala nitong matatag si Cora mula bata pa lang sila. Pero simula nang nagmahal si Cora sa iisang tao, ay nakita ni Teng ang kahinaan niya. Mula noon ay nakita nitong lumuha, nasaktan, sumaya at naging kontento sa buhay si Cora, kasama ang kaisa-isang minahal na lalaki. Parang binibiyak ang puso ni Teng na nakikita ang kapatid na lugmok, hinang-hina, wasak, tinanggalan ng lakas at ng pinakamamahal. Bago sumagot ay umupo na si Cora sa mahabang upuang kahoy na nasa unahang hanay. Agad naman siyang sinundan ni Teng. Tumingala siya kay Teng at tinapunan niya ng tingin ang kapatid at si Neil. Kapapahid lamang ng luha niya na wala pa ring patid sa pag-agos. Dito lang ako, sis. Mahinang sabi ni Cora sa kapatid. Sigurado ka ba, ate? Baka mapuyat ka. Pag-aalala naman ni Teng sa kanya. Okay lang ako, sis. Gusto kong samahan ng asawa ko kahit ngayon lang. Malungkot niyang sagot. Umupo na rin sa tabi niya si Teng. Pinagitnaan siya nito at ng papa nila. Si Neil naman ay nasa tabi ng ama nila. Sure ka ba, anak? Baka magkasakit ka niyan kung magbabantay ka dito buong umaga. Singit at pag-aalala ni Charles. I'm okay, Papa. This is the only thing I can do for him. Niligtas niya ang buhay ko. Sinalo niya ang bala para sa akin. Kaya ano ba naman yung bantayan ko siya ng ilang araw lang? She said slowly and painfully. Her eyes are becoming moist as she held back her tears. Ate, sa Wednesday nakaschedule ang cremation ni Kuya. Saan mo balak ilagay ang ashes niya? Si Neil. Sa tabi ni Mama at ng parents ni Gio. At least doon, apat silang magkakasama. Hindi siya mag-iisa. Sagot niyang nahahabag. Hanggang sa bigla na namang tumulo ang luha niya. Dahil gumuhit na naman sa isip ang realidad na wala na talaga ang asawa niya. Sige ate, ipapaasikaso ko na agad ng paglilibingan niya tomorrow morning. Mahinahon at awang-awa sa kanya na wika ni Neil. Salamat Neil, salamat sa inyong lahat. Paano na lang kung wala kayo sa tabi ko? Baka mabaliw na ako sa nangyayaring to. Ang hirap tanggapin ng lahat. Sambit niya matapos punasan ang mga luhang kalalandas lang sa kanyang pisngi. Anak, tatagan mo ang loob mo. We're always here for you at sa mga bata. You can grieve as long as you want. Pero huwag mong pababayaan ang sarili mo, okay? I love you, anak. Be strong for your kids. May dahilan ng lahat ng to. Alo ni Charles sa kanya. Sa sinabi ng ama ay bigla siyang napayakap dito. Kailangan niya ng karamay sa pagdadalamhati niya. Hindi sapat ang balde-baldeng luha para mawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi sapat ang pagkamatay ni Clary para agad makalimutan ang dinulot nitong dilubyo at pag-alis kay Gio na karapatang mabuhay. She needs her family. Nang makailang minuto na nakahalukip-kip sa balikat ng ama, ay siya na rin ang kumalas. Sabay pahid niya sa mga luha na nagsimula na namang dumaos-dos sa pisngi niya. Umayos siya ng upo. Papa, si Clary po. Naitanong niya sa ama nang matapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang apat.
nakatingin lang silang lahat sa kabaong ni Gio sa may unahan. Nasa cremation storage, kukunin siya ng kapatid niya pag na-cremate na. Mabuti na lang nagkataon na nasa Pilipinas ngayon ng kapatid niya. Hindi ko gustong matuwa na wala na siya. Mas gusto kong magdusa siya sa kulungan. Pero wala eh. Siya na mismo ang tumapos sa kakaharapin niyang consequences. Kung alam ko lang na ganun kaseryoso ang galit niya sa akin, hindi ko na lang sana binawi si Gio at binalikan. Buhay pa sana sila pareho ngayon. May himig ng pagsisisi niyang wika. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang sino man na nakakaalam na mangyayari ang lahat ng to. Isipin mo na lang na ito talaga ang kapalaran nila. Masakit, nakakatakot at mahirap intindihin. Pero lagi mong tatandaan na wala kang kasalanan sa nangyari. Hinawakan ni Charles ang isang kamay ni Cora upang mawala ang nagbabadyang paninisi ng anak sa sarili. Kung ito ang nakaguhit sa palad ko, Papa, parang napaka-unfair. Tama ka, nakakatakot at nakakapanghinayang. Ang sakit lang isipin na sa ganitong paraan pa niya binawi sa akin ng asawa ko. Mas magaan ko pang matatanggap kung sa sakit siya nawala. At least, kahit paano maihahanda ko ang sarili ko. Hindi yung ganito na biglaan. May pagdaramdam niyang sagot sa ama. Ate, walang gustong mayari ang lahat ng to. Please don't be discouraged or disappointed sa paraan ng Diyos na bawiin sa'yo si Kuya. Tang interjected. She held her sister's other hand too to give her comfort. Muli namang nagsimulang tumagas ang luha sa mga mata ni Cora. Mauubos na nga ang isang kahon na Kleenex na ibinigay ni Choknat sa kanya kanina dahil sa sobrang dami na niyang nailabas na mga luha. Inalpasan ni Teng ang mga kamay niya at niyakap siya nito sa balikat para patahanin. Hindi ganito ang naging pagluha ng ate nito noong namatay ang mama nila. Marahil dahil ilang buwan pa nilang naalagaan ng ina bago ito lumisan. Kaya siguro, mas magaan nilang natanggap ang pagbawi ng taas sa mahal nilang ina noon. Makailang oras pa ay nagdagsaan na ang mga tao na nag-viewing kay Gio. Ngayon lang nalaman ni Nakora kung gaano kadami ang nagmamahal sa asawa niya. Totoo at masakit isipin na malalaman mo lang ang dami ng tao na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo kapag nakaburol ka na. O di kaya ay kung nakaratay ka na sa ospital. Samantala, kinabukasan na dumating si Nakatkat at ang iba pa nilang mga kaibigan ni Gio. Maging ang mga ito ay hindi makapaniwala sa sinapit ng kapalaran ni Gio. Subalit ganoon siguro talaga ang kapalaran. May sarili itong batas. Para itong kidlat na hindi alam kung kailan sasabog at kung sino ang tatamaan. At sa pagkakataong ito, ay si Gio ang tinamaan ng napakasama at malupit na kapalaran. Ano ba ang itatawag niya sa nangyari sa asawa niya at sa kanila ngayon? Kundi masama at malupit na kapalaran. Walang awa at walang pakundangang kapalaran. Kung malalabanan lang sana ang ganitong kalupit na kapalaran, handa siyang lumaban hanggang maipanalo iyon kapalit ng buhay ng asawa niya. Pero ang masakit ay wala na talagang iba pang paraan kundi tanggapin na lamang ang lahat. There is no second chance for Gio. Sobrang sakit tanggapin ng ganitong kapalaran. Nakakaubos ng tiwala at paniniwala sa poong may kapal. Sobrang lupit ng kapalaran sa kanilang mag-asawa. Sa dami nilang pinagdaanan sa buhay, ito na ang pinakahindi katanggap-tanggap sa lahat. Sa pagdagsa ng mga malalapit na tao sa burol ni Gio, kahit paano ay nabawasan ng kaunti ang kirot sa dibdib na nararamdaman ni Cora dahil sa pag-entertain niya sa lahat ng nakikiramay. Malaking tulong din ang walang sawang pag-aalala at pakikinig sa kanya at pakikipag-usap ng mga kaibigan at kapamilya niya. Tunay ngang may mga tao na may kusang damayan ka sa panahon ng iyong pagdadalamhati. Sila ang pamilya at mga kaibigan nila ni Gio.
Si Kat-Kat na walang sawa siyang inaalalayan at kinakausap. Sila ang mga taong hindi na kailangan pa siyang sabihan na kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Alam nila na walang sino man ang namatayan na magsasabi na kailangan ko ang tulong mo. Kaya nagkukusa na ang mga itong tumulong sa kanya. Hindi siya iniwan ng mga ito sa buong panahon na nakaburol ang asawa niya. Kaya kahit paano, ay gumagaan ang sakit na nararamdaman niya. Pagdating ng Miyerkules, ay dinala na ang labi ni Gio sa crematory facility. Doon ay binantayan nilang matapos ang proseso ng pag-pulverize sa katawan ni Gio. Nang matapos ang cremation, ay ilalagak na nila sa sementeryo ang abo nito na nasa urn. Buong biyahe papunta sa sementeryo ay nakayakap lamang si Cora sa urn ng asawa. Tahimik lamang siya, pero mamasama sana ang kanyang mga mata. Pinipigilan niya ang lumuha dahil ayaw na niyang makita ng dalawang anak niya ang pag-iyak niya. Ayaw niyang pati mga bata ay panghinaan ng loob ng dahil sa kanya. Higit sa kanino man ay siya dapat ang maging lakas ng mga ito. Nagpaiwan siya sa sementeryo sandali. Pagkaalis ng mga tao, ay doon niya ibinuhos ang luha na kanina pa niyang pinipigilang bumuga sa kanyang mga mata. Para na siyang mamamatay sa sakit na nararamdaman niya. Napakasakit ng puso niya. Nagdurugo ito at durog na durog. Napakahirap tanggapin ng lahat. The pain was so deep and extreme. To the point that she also wanted to end her life. She felt so devastated. Ang sakit, babe. Ang sakit-sakit maiwan mag-isa. Durog na durog ang puso ko ngayon. I don't know how to start. I don't know how to move on. Please help me. Umiiyak niyang sabi sa isip habang patuloy na hinahaplos ang lapida ni Gio. Ilang araw na siyang hindi natutulog. Umuuwi lang siya ng bahay para magbihis. Pagkatapos ay balik agad siya sa burol ni Gio. Ngayon ay wala na siyang babalikan na burol. Pangalan na lamang sa lapida ng asawa niya ang kanyang makikita at mahahaplos. Kung mahihilingin siya sa Diyos ngayon, o kahit sa sino pa mang genie na may kakayahang magbigay ng isang kahilingan, wala siyang ibang hihilingin kundi ang bumalik na muli ang buhay nila sa dati at normal. Gusto niyang hilingin na sana ay masamang panaginip lang ang lahat.